Matapos ang makasaysayang kampiyonato sa Japan V-Cup, naging usap-usapan sa mga pahayagan at social media ang revelasyon ni Jaja Santiago na siya ay nakatanggap ng alok mula kay Ageo Medics coach Antonio para gawing naturalized player ng Japan. Maraming tagahanga, kapwa volleyball players at coaches ang sumasang-ayon at tanggapin ni Jaja ang magandang oportunidad na ito dahil dito mas lalong mahahasa ang kanyang kakayahan sa international arena at higit sa lahat ang makapaglaro sa prestigyosong Olympic Games. Ayon naman sa iba, tila isang malaking sampal ito sa mga namamalakad ng volleyball sa bansa dahil sa hindi matapos na pamumulitika at hindi maayos-ayos na programa para sa Women's National Volleyball Team. Ngunit hindi madali ang pagdadaan ng proseso ni Jaja Santiago upang maging isang naturalized player ng Japan. Ayon sa Article 5 ng FIVB Sports Regulation, ang change of origin o ang pagbabago sa pinagmulang federasyon ay mapagbibigyan lamang kung ang pinagsamang kondisyon ng FIVB ay natugunan. Una, napatunayan dapat nito na siya ay residente na ng Japan nang hindi bababa sa 2 magkasunod na taon bago pa man ang pagsumite ng aplikasyon sa pagpapalit o pagbabago ng bansang aaniban. Pangalawa, siya ay isang ganap ng mamamayan ng Japan. Pangatlo, ang pinanggalingang federasyon ng manlalaro o ang Philippine National Volleyball Federation ay sang-ayon sa change of origin. Pang-apat, ang bagong federasyong aaniban o ang Japan Volleyball Association ay sang-ayon rito. At ang panghuli ay applicable administration fee na kailangang bayaran sa FIVB. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang mga hakbang upang siya ay tuluyang makapaglaro para sa Japan National Volleyball Team. Kailangan pa rin niyang sumailalim sa mahigpit na selection process kasabay ng iba pang homegrown talents na una nang nag-umpisang magsanay sa edad na hindi bababa sa 7 taon. Hindi pa man nakakapagdesisyon na una nang sinabi ni Jaja na nais pa rin itong matulungang maiangat ang Philippine National Volleyball Team sa international stage. Sa katunayan, sinisigurado ni Jaja na siya ay maglalaro para sa upcoming Southeast Asian Games ngayong taon sa Vietnam. Bukod sa alok na maging naturalized player ng Japan, matatanda ang nakatanggap rin ng offer si Jaja mula Taiwan, Turkey, China at iba pang club team sa Japan. Bagamat maraming oportunidad ang naghihintay sa loob at labas ng Japan, mas pinili pa rin itong manatili bilang import ng Saitama Ageo Medics for one last year. Ito na ang ika-4 na season ni Jaja sa Japan V-League at disidido itong sungkitin ang kampiyonato sa susunod na season.